our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Boss Mike. Cervera. Kayaan mong ikay samahan ko. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Huwag liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Oh Pilipino, magpapadaya ka ba kung kani-kanino? Papatulan mo pa din ba kahit amoy ang motibo na ikaw ay lililangin para makanakaw sila ng libo? Di tayo popo, kaya't huwag magpagamit. Nakatutok man sa ulit at tilin ka sa langit. Kilayay na sarurupapan ng mga palakit. Pagkat hanggang ngayon nagtatanong pa rin ako na bakit, kaya di pa rin nasusolusyonan mga problemang kinakaharap ng pamayanan. Sabi nila yung lahat nagkat, ngunit bakit yung iba walang ang naipundar? Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kapwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas.
salita. Maaari ka nila makuha ng bigla-bigla. Mga mapangmanipula kung di mo maaapila. Ay maniniwala ka ngunit sa dulo wala sila nagawa kahit isa. Yung akala mong tutulong sa iyo na magbanat ng bato ay siya ring magdadagdag sa pinubuhat mong bato. Gagamitin ka lang pala sa pansariling gusto. Ikaw naman ang daling nagpahuto. Maging matapos sa pagharap ng hamon. Lakoyin ang dagit kahit mataas ang alon. Isama mo ako at nakahandang tumulong. Pagkat mahal ko ang bayan at ang Diyos na Panginoon. United Talino Warriors at Boss Mike Cervera. Sa kanila'y natutunang maayos. Kaya't kailan man di ako masisira. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot. Sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Magandang umaga, magandang hapon at magandang muli. Ha? Magandang gabi muli. Naku, hirap talaga kapag ka, ano eh, no? Ha? Kakagising lang. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa amandako ng mundo na roon kayo, syempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Grabe no, umaga na pala. Umaga na ba? Ang birang buhay ito, umaga na. Tuntua ako pagkagising ko, anong oras na pala? Nakaset ng alas 11, tapos ngayon, eh, anong oras na? Ikaw lagi kang late. Diba? Magbigay ka na lang ng jacket para ano? Masaya. Pampihira ako. Ay! Eto na nga. Oo, oh, eto. Ito muna. Ito muna, ha? Ito muna. 2, 3, Bongbong Marcos! BBF! BBF! Isang sigaw ba naman dyan? Malakas na malakas! BBM! Andiyan na po? Asyang na pa? Up! Oh, sige. Umakit na rin ang ating mayor. Up. Alang ya. Ah, oh, sige na nga. Shoutout muna tayo. Kung aga-aga, no?
Ang aga na naman. Ay, at matapos na itong election na ito. Boss Prompton Hendrix, magandang umaga. Malditang Lola, dogs. Doggy style. O, Boss Jean, Boss Janea, na walang kasawa-sawa. Lucky Dick, magandang gabi po. Adoration, Carlson. Magandang gabi. Lourdes Cabanero, Lily Tonini, Ruth Cerezo, Roberto Rubis. Boss Abel, by God. Yun, di ba na naman ang pangalan? Boss Madcap, Boss Yamilize, The Defender, Weng Lial, Cathy G. Pambirang aga ni Cathy, ah. Oh, Christina Pobre, Boss Jaix, Ale Rose Gomez, Boss Rapi Kauyung, Boss B, Boss Loida De Los Santos, Boss Coach Aladdin. Dami ah. Sino pang hindi? Boss Nene Esteban, Loida De Los Santos. Yon. Lipoy Open, late ka na naman. Pambira, lagi ka na lang late eh. Oo. Ito, nahirapan akong basahin to. Basahin nyo nga. Ano basa dyan? Basahin nyo nga. Bigla sumakit yung ulo ko ah. Tessa Vargas, shout out. Boss Cathy 711. Yan naman. Kay Danzel Balag. Lily Tonini ulit. Alpi Cornell, shoutouts. Boss Cecil Bernacer. RSP Doll, shoutout. Na yung bagabigat, apo. Kada kayo aming. Cry Baby. June Pearl, Canada. Yun. Purple Rain, shoutout. Helen Maliari, Hot Dison. Magandang gabi po. Yun. Ayos. Ayos. Ayon. Eto na mga boss, no. Nako, talaga mainit na mainit ngayon, no. Alos kahit yung mga kalaban ni mga katunggali nating mga vloggers ay talagang binabalita ito. Ito nga daw, di umano. Pagkat ito'y galing sa mainstream media, no. Itong araw si Lenny Robredo. Ha? Binukuna. Binuko na mismo ni Joma Season. No? Bang klase. Panoorin na lang natin. Isa pa nga na ito. Isa pa nga. Gusto ko ito eh. 1, 2, 3, Bongbong Marcos! BBM! BBM! Oh, nandito na ang ina nyo. Yan ang tunay na ina, oh. Diba? Ang tanging ina mo. Oo, yan yun. Sino? Si Ai-Ai. Diba, Boss Asul na Buwan, Boss Linda. Ha? Eto yun. Pambira na, hanap kayo ng hanap ng totoong ina eh. Oh, yung pala nandi dito na kay Bongbong Marcos, biruin mo tong si Ai-Ai de las Alas eh. Sumuporta pala kay Bongbong Marcos. Diba? Oo, nandiyan na rin si Boss Jake Santana, JC Vlogs na hindi natutulog. Alam nyo, pagod ako maghapon. Oh. Dami kong kausap. Kamiting ko kanina si secretary ha? Hindi ko na sasabihin kung sino secretary. Ichichismis na naman ni Cathy G eh. Oh, tapos nandiyan pa si Ace Angelo. Nako, patay na. Oo. Oh.
iiyak ha. Isang sigaw ba naman dyan, malakas na malakas, BBM! Andiyan na po. At siya ano pa? Kung bakit na rin ang ating mayor. Oh, yun no. Oh. Oh, kita nyo, naiiyak pa si, ano, si, ano. Oh, shoutout sa mga bago din sa aking channel, ha. Esther Quinto, shoutout. Shoutout din kay, sino ba yung kanina? Oo, oh, nandiyan rin si Nika Pinay, UK. Shoutout. At nandiyan na rin si Carlos Rosales Jr., Tita Katapang. Yun, oo. Oh. Yun, oo. Oh. Oh, diba, diba? Ayos. Very good, very good. Eto na mga boss, wag na natin patanggalin. Eh. Kahit na hindi pa kayo nakaka-like, nakaka-share, nakaka-subscribe, bahala kayo. Nandiyan naman si Lizelle Tamayo, tsaka si Boss Edel Balduesa. Okay na yun! Eto na. Ah, oh, 'di ba? Oh, boss the boy, ha. Ito na mga boss, pakinggan ninyo, ha. Pakinggan ninyo. Pasok. Kami naman ang Communist Party of the Philippines o CPP founder na si Jose Maria Sison, na ang kanyang partido ay isang pangunahing kontributor sa kampanya ni Vice President Lenny. Oh, kita nyo? Pangunahing kontributor. Ha? Ibig sabihin, pangunahing may ambag. Ibig sabihin, pangunahing malaki ang tinutulong, malaki ang inaambag. Ibang klase itong mamalenlen nyo talaga. Sabi na eh, hindi natin to. Diba, Boss Mighty Baisa? Lipoy Yopel, shoutout! Oo! Hot D-Zone, oh, Prompton Hendrix. Oh, boss, hindi na normal yung ano, kaisipan ng ganito. Hindi na normal ito. Hindi ito si ano ha, si Joma Season dito basta-basta nagpapahayag. Oo, oh, ulyanin na kaya nadulas ito. Diba? Biruin mo, hindi man lang inisip na ito'y makaka ano, apekto sa kandidatura ng kanyang pambato. Oh, proud na proud sila. Proud na proud sila na sabihin na magkaalyado sila. Diba? Ulit. Inamin naman ang Communist Party of the Philippines o CPP founder na si Jose Maria Sison, na ang kanyang partido ay isang pangunahing kontributor sa kampanya ni... Oh, narinig ninyo? Inamin. Nino, ni Joma Sison. Sino? Founder yan, ng alin? Oh, makakaliwang grupo. Diba? Ayan, maliwanag, Ernesto Cala. Baka sabihin ninyo, fake news na naman tayo. Oy, magsilabasa nga kayo, mahilig fake news kayo. Ito yung idol ninyo. Binukunan ni Joma Sison. Jocelyn Reales na hindi pa nakaka-subscribe. Aba, lintik na yung mag-subscribe na, ha? Oh, tulad ni ano, Rugby B-Boy TV. Ha? Oy, Rugby Boy. Ah, Rugby Boy tayo. Rugby Boy. Ha? Oh, ito na, tingnan natin kung ano sasabihin pa. Oh. Vice President Lenny Robredo. Oh. Siya rin daw ang tumatayong adviser ng Vice Presidente at ng kanyang tagapagsalita na si Barry Gutierrez. Ay! Anak ng pati... Hoy, magsilabasan nga kayo yung mga kakampwet, ha? Nakakang gigil kayo. Kita nyo to, sinusuportan nyo. Sige, patuloy pa rin kayo. Ha? Ayan, oh. Advisor. So, pag sinabi niyang, ay, nako, oh, girahin mo lahat yan. Di ba? Advice yun, eh. Oh, pangunahing advisor, eh. Oo, oh, ina-advisean to. Kasi nga itong si Lenny Robredo, oo, oh, eh, mahina daw talaga ulo eh. Biruin mo, kailangan ng advisor na komunista. Hindi lang basta komunista.
kundi yung pinaka pinaka mataas pa, yung founder pa. Yamba. Nasaan ba yung mga kaibigan kong ang sarap inisin? Na maka Lenny. Ha? Naku po! Ibang klase itong si Lenny Robredo, mga boss. Diyos ko po. Pero mama ko, sabagi, matagal na nating sinasabi. Sabi na ako, kwento-kwento mo lang yun. Ay, fake news kay. Mga animal kayo, eto na, lumabas na ang katotohanan. Diba? Ewan ko, pag nalaman yun ni Mary Ann Lozano, ewan ko na lang. Diyos ko. Sa totoo lang, nung mapanood ko, Diyos ko talaga, Lenny Robredo, Diyos ko po! Ano kaya ang susunod nito? Baka mamaya, ha? Ang susunod na issue nyo, nagpagangbang na kayo. Ha? Para mapagtakpan na naman ito. Di ba? Ano ba? Lenny Robredo, labas kayo yung nagambang naman kayo lahat. Oo, ganon. Oy, naghahang ka. Diba? Bata, naghahang tayo, ano? Aba, hindi maganda to ah. Wait. Wait. Dali nga, dali, nagkukunik yung camera. Etong mga ano natin, pambihira talaga naman sinasabutahin ng mga lintek na mga yawa. Kayo, yawa! Naman ang Communist Party of the Philippines o CPP founder na si Jose Maria Sison na ang kanyang partido ay isang pangunahing kontributor sa kampanya ni Vice President Lenny Robredo. Siya rin daw ang tumatayong adviser ng Vice Presidente at ng kanyang tagapagsalita na si Barry Gutierrez. Sa isang pahayag, hinikayat ni Sison ang lahat ng partisan na magtiyaga at maging matatag sa pagsuporta kay Robredo na nangakong tatayo kasama ang taong bayan para sa paglaban sa mapang-ating sistema. Nagbabala rin siya na ang masa ang mag-uudyok sa pagbagsak ng Administrasyong Duterte kung susubukan daw ng Pangulo na mandaya sa halalan. Na sentro ang payag ni Sison sa kampanya at strategy ng mga Vice Presidente kung saan hindi raw sinasadya na naging bahagi siya. Pag-amin pa ni Sison, ilang beses siyang nakausap sa telepono ni Gutierrez kung saan inilatag niya ang ilang mga punto kung paano simulan ang pag-atake ng media sa iba pang kandidato sa pagkapang... Teka! Ulitin natin! Pambira itong PLDT natin. Ito ka. Ito na ba yung epekto ng pagkakabenta ng mga tore? Nawawala na yung mga signal? Disko po. Nako. Sarap-sarap ng pag... Dali. Ulit. Edward La Chica, shoutout. Oy, shoutout sa inyong lahat dyan na bago dating sa aking channel, ha. Kung hindi pa kayo nakakapag-like, share, and subscribe, dali na. Pambira tong ano na to. Ay, nako, nakakainis. Nakakainis tong ating ano na to. Communist Party of the Philippines o CPP founder na si Jose Maria Sison na ang kanyang partido ay isang pangunahing kontributor sa kampanya ni Vice President Lenny Robredo. Siya rin daw ang tumatayong adviser ng Vice Presidente at ng kanyang tagapagsalita na si Barry Gutierrez. Kita nyo. Ito naman si Barry. Kaya pala nagsiselo sa isisko. Kaya pala, Barry. May CCTV, Barry. Di ba?
alang yan talaga naman, oh. Kaya pala nagsiselo si Isko. Yung pala, yo. Ah, dahil dito, ha. Oh, tuloy. Sampayag, hinikayat ni Sison ang lahat ng partisan na magtyaga at maging matatag sa pagsuporta kay Robredo na nangakong tatayo kasama ang taong bayan para sa paglaban sa mapang-aping sistema. Nakaw lahat! Lagi ka namang ganyan, lintik kang matandang ano kay? Diba? Ha? Ewan ko ba dito, may sa ano, Boss JC Vlogs? Alam ko din eh, patay na to eh. Ang dami na ngang nagkalat na patay na to eh. Biruin mo, may sa demonyo yata talaga. Biruin mo, buhay na naman. Ha? Oh, ngayon, eto, no? Oo, oh, ha? Hindi talaga ito mga titigil. Oo. Oh. Hanggat ito, ha? Ay nabubuhay tong matandang to. Lentek na to. Oo, oh, malamang yari na naman tong channel natin neto. Hindi ko alam kung ang mga social media makakomunista na eh. Di ba? Oo, nandiyan si Opertimishi. Pero yun mo, no, yung mga post ah, dyan sa Facebook. Nako po! Yari! Oo, oh, yari yung mga channel ninyo. Yari yung mga account ninyo, ha? Ah. Ayan na nga, oo, ha? Ah. Tuloy pa rin ang ating paghimaw sa mga kaalyadong progresibo. O yan yun. Alam nyo na kung sino-sino yan. Di ba? Oh, sabi ni Presidente, oh, yung mga ACT-teacher, kabataan, ha? Oh, anak pawis. Oo, oh, yung mga ganon. Gabriela, alam nyo na. Oo, oh, ha? Alam nyo na ngayon, ha? Oo, oh, tagal ng buhay na itong lintik na to. Di ba? Oh, nandiyan na si Boss Eric Fernandez, ha? Oh, sige. Ito na. Tuloy natin. Nagbabala rin siya na ang masa ang mag-uudyok sa pagbagsak ng Administrasyong Duterte. Kung... ano ba ipapabagsakin mo pa? Ilang kembot na lang, wala na si Presidente. Diba? Baliw na yata talaga itong matanda na to, ha? Ah. Diba? Oo. Oh. Oh, may bisita tayo. Nandito si Mark Labati. Oo, oh, shout out. Oo, oh, kay Calio di siya. Ayos yan. Oo. Oh. Sige, pagpatuloy mo. Nandiyan na rin si Boss Julieta B. Perolino, shout out. Kim Dancel TV. Yuhu! Oo, daig pa nga, yung pusa. Ito, yung pusa, siyam ang buhay. Ere, eh, di ko ba alam. Baka mamaya eh. Ha? 18. Oo, ha? Boss Lucille, Yalong, shoutout. Susubukan daw ng Pangulo na mandaya sa halalan. Das- ano pa ba magsakip? Ano mandaraya? Eh, kayo nga itong nandaraya, di ba? Oh, kita nyo yung mga lumalabas ngayon. At eto, patay ko, biktima. Ha? Biktima ako. Ako na nagpapatotoo. Ha? Nag-text yung aking pamangkin. Oh, hindi ako makakaboto ngayon. Bakit? Bakit hindi ako makakaboto ngayon? Dahil wala daw yung ano, ha? Oh, deactivated daw yung aking registration. Eh, kaboboto ko lang last election. Anak ng pating talaga naman, Comelec. Bakit ganyan kayo? Oo, totoo ha, totoo. Ha, nandiyan na rin si ano, si Boss Limuel at si Marie Gutierrez na hindi pa rin nakaka-subscribe. Oo ha. Oo. Nako, boss. Oo ha. Ano? Ibang matindi, oo, ibang matindi tong si ano. Ayun nga problema ko ngayon, paano ako boboto? Ha? Oh, nandiyan na si Julieta Carino. O, oh, tamsak daw. Oy, tamsak, dali. At share. Share nyo na. Para mangganaan tayo dito. Di ba, Boss Lourdes Camanero at Boss Limuel? Oo. Oh, alay. Sentro ang payag ni Sison sa kampanya at strategy ng mga vice presidente kung saan hindi raw sinasadya na naging bahagi siya. Pag-amin pa ni Sison, ano? Hindi sinasadya, ano?
ulitin mo nga. Huh? Daya sa halalan na sentro ang payag ni Sison sa kampanya at strategy ng mga vice presidente kung saan hindi raw sinasadya na naging bahagi siya. Pag-amin pa ni Sison. Ano ba? Ano nga di sinasadya na naging bahagi ka? Inamin mo na tlat-tlat, nagsisinungaling ka pa rin. Ikaw yung umaamin na marunong pa rin magsinungaling. Di ba? Tuloy. Ilang beses siyang nakausap sa telepono ni Gutierrez kung saan inilatag niya ang ilang mga punto kung paano simulan ang pag-atake ng media sa iba pang kandidato sa pagkapangulo, partikular na sina Mayor Isko Moreno at Presidential Candidate Bongbong Marcos. Yo! Kita mo. Yung pagplano ng matandang ito, maliwan na, kita nyo, tanda-tanda na, maliwanag pa rin ang isipan, di ba? Oy, oo, ano, malalaman nyo ha, kung kayo ay ano ha, kung kayo ay makakaboto, o sabi ni JC Vlogs, alamin ninyo ha, sa munisipyo ninyo, o kaya ay meron yatang ano, dali nga, check ko nga yung sinensain kanina lang pamangking ko. Pambira na yan, oh. Nakakagigil eh. Saan ba yun? Ito na, oo, ayan, ayan, ayan. Saan ba dito? Yan! Yun, oo, yung hanapin nyo yung ano, Precinct Finder version 1.01.2.1. Tapos nando doon inyong magpipil up kayo doon, polling information, yun, oo, i-ano nyo yung pangalan ninyo, kumpletong pangalan, ha? Lugar, oo, saan nakarehistro, kung saan, oo. Tapos anong probinsya, anong city. Oh, tapos 'yan, oh, lalabas 'yan, oh. Naku, malabo, hindi ko na save. 'Yan, oh, 'yan ganyan, ha. Ayun, oh. Nakita nyo, oh, deactivated. Oh. Pambihira. Si Lilito Nini, akala mo nag-aano ko, ha? Nagdadrama ako, ha? Oh. Magagalit si Chingi, chingit ka. Carmen Kimberly, oh, at saka si Boss P na mahabang pangalan. Eto na mga boss, ano? Oo. Alam niyo naman ang utak nito. Ha? Etong si Joma Sison, ha? Itong si Joma Sison, mga boss, ha? Abay, utak terorista 'to. 'Di ba? Eh, ilang beses na tinawag na terorista 'tong grupo na 'to, eh. Oh. Ewan ko ba dito sa mga... Oy, kakampwet! Ha? Sige pa rin kayo ng pagod. Eh, gusto nyo palang maging komunista, eh, pumunta na lang kayo sa mga bansang ha? Sakop ng komunista. Ganun lang yon. Magpalipat na kayo ng mga bahay ninyo. Malitigan kayong lahat. Oo. Oh, nandiyan na si Boss Greg Reyes. Ha? UTW, Hargon, 26 na aking pinsan. Yuhu! Hindi yata natuloy yung MOA. Eto, ha? Boss Benny, nandiyan na rin. Late ka. Totoo. Junior. Oh, yun na nga mga boss. So ano magiging indikasyon neto? Pag nanalo si Lenny Robredo, eh ang lakas na naman ni Joma. Ha? Kaya nga sabi ko sa inyo, parang si Cory, ano to eh, 2.0 eh. 'Di ba? 2.0 ni Lenny ito. Kaya nga ito nung nanalo si Lenny Robredo ay si hindi naman nanalo nung nag-agaw ni Cory Aquino yung kanyang posisyon kanino kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayun, pinakawalan yung matandang yun. Ewan ko ba kay ano? Kay presidente dahil pinairing squad na yun eh. Sinama na si Ninoy. 'Di ba? Ay, di sana, wala na. Tapos na. Nakita mo, oh. Ay, naku, Diyos ko po. Mayong buntag. Oh, Inting TV. Shout out. Oh, next. Ha? Oh, nandiyan na rin si Daddy ko Maning. Oh, naku, Diyos ko po. Lenny Robredo. Abay, magpaliwanag ka dito. Kung hindi ka magpapaliwanag, Lenny Robredo, eh, yari ka kay Pau Rivera.
Sabi ni Operte Mishi, Joma season, Armado, liwanag ang Amado. Guerrero are some person. Yung pala yun. Hindi, totoo naman eh. Biruin mo, yung taong may mga armas. May mga armas dahil lumalaban sa gobyerno. Ngayon, magiging kakampi mo. Diba? Ano na lang mangyayari sa bansa natin? Ano na lang mangyayari sa mga kasunduluan natin? Sila na papalit sa mga kasundaluhan at kapulisan. Itong mga taong mga humahawak ng armas na nasa kabundukan. Palit na. Oo, yung mga sundalo naman natin at mga kapulisan, doon na lang sila sa kabundukan. Magkakapalit na yung sitwasyon. Gawa nga ng, syempre, advisor nga eh. Pangunahing advisor, pangunahing pumupondo, nagkukontribute. Kanino? Kay Lenny Robredo. Sino? Si Joma Season. Sampo ng mga kasama niya. Na, sino? Alam nyo na kung sino-sino. Nandiyan dyan sa Kongreso. Pakalat-kalat lang. Nakaw, Diyos ko. Catalina Vergara, shout out. Shout out sa inyong mga bagong dating sa aking channel. Kung hindi pa naman kayo nakaka-subscribe sa aking channel, abay, madali lang yan. Nandyan yung aking pangalan. Sa ilalim, merong subscribe. At sa may bandang kanan, merong parang bell. Pindutin ninyo yun. Pindutin nyo yung all. Yo! Ito na. Sabi ni Emily Descamento, fake news yan. Wait ka dyan. Wait. Boss January! Gali din nato dyan sa sa aking Facebook page. Siguro sino to? Boss Norma Borja. Why so serious? Shout out! Eto na mga boss. Nasaan ba si Nasaan yun? Boss Emily wait ka lang dyan. Wait ka lang. Pagdugtongin natin tong issue na to sa susunod na na tatalakay natin. Yun, fake news tong Net 25. Mainstream na yan mga boss, mainstream. Buti sana kung vlogger yan, natulad ni Koke, yun, medyo alanganin pa tayo dyan. Diba? Hindi eh. Asan na yun? Eto. PNPA may pinaplano na paghasik ng masamang propaganda laban kay Bongbong Marcos. Ayan. Ngayon, pagkonektahin ninyo itong balita naman ng SMNI. Oo. Ito pagkonektahin ninyo. Siguro NPA yun. Dali Okay, ma. Makinig, maigi. Makinig, first time naglabas si Ed. Lugaw na nga against kay Lugaw, no? Oo nga. Eto na mga boss. Nandiyan na si si Jocelyn Herrera. Lagi na lang pinakikialam itong tuhok ko. Ito na. Samantala, CPP-NPA may pinaplano na paghasik ng masamang propaganda laban kay Bongbong Marcos ayon sa dating kadre. Ayon sa dating kadre, itong mga kaliwang grupo ay may masamang plano. Diba? Kumukonekta ngayon saan? Doon sa pagsuporta at nilalantad nitong si Joma, sabi ko Isko tuloy eh. Ayan na. Eto na. Kaya sabi ko sa inyo,
Sabi tuloy ni Helen Malyari, oh, alam na this, kaya pala galit na galit sa eskola akong kay Lugaw. Oo, Joma pala dahilan eh. Kita nyo? Ha? Oo. Nandiyan na si Amado Manansala. Shout out! Yun! Buti pa. Si Boss Amado Manansala, nakasubscribe na. Oo, sa mga bago dyan na hindi pa natutulog, ha? Kaysa kung ano yung gawin ng mga daliri ninyo at mga kamay ninyo, ha? Pindutin nyo na yung mga dapat pindutin. Ay, nako, ito na. Oh, ano sabi? Ano ito? Alam niyo sa balita ni Admar Vilando. Ibinalgar ng isang dating kadre ang plano di umano ng CPP-NPA na propagandang ipakakalat at ito'y ipapahid sa frontrunner sa presidential race na si dating Senador Bongbong Marcos. Sa Derechahang Pananaw Forum ni Attorney Alvin Tangkol sa Quezon City, inilahad ng dating kadre ng rebelding teroristang komunista ang plano ngayon ng mga CPP official na nakabase sa Amerika at Canada. Ayon kay Ka Jun Jimenez, na sinasabing tatlong dekadang naging kadre ng CPP-NPA, plano ngayon ng komunistang grupo na buhayin ang issue ng Plaza Miranda bombing. Ayan na, mag-iingat kayo. Ito na matindi, oo, yung ano ha, yung nagsasalita kadre yan ha, ng tatlong dekada. Oo ha, tatlong dekada. Hindi ito basta-basta lang na, oy, kadre ako, tapos umalis ako, ayan na, oo. Hindi, basta-basta yung nalalaman natin neto at yung mga impormasyon na nakakalap neto, eh dating kadre. Parang si Ka-Eric eh, di ba? Oo. Ngayon, eto na mga boss, eto, malupit. Mukhang bubuhayin yung plano ay yung mga ginawa nila kay, ano, kay Ferdinand Marcos Sr. Anong ginawa? Pambobomba. Sana masabugan ng mga ano diyan yung mga kurakot. Okay lang, di ba? Kung yung mga kurakot yung mga masasabugan diyan, abay okay lang. Di ba? Oo, paano kung yung mga matitino? Paano kung ang mabiktima si Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Iyan na nga yun. O, pakinggan ninyo maigi. Hindi, yung iba, nakikipag-chismisan kayo lang ng chismisan dyan, ha? Buti pa si Moren de Silva, nakapag-thumbs up na. Yun na nga, lipoyopil, ang problema dito, ang tatamahan yung ibang mga ano eh. Tapos ibibintang nila kanino? Kung hindi kay Presidente Duterte, kay Bongbong Marcos. Oh, ulitin nga natin. Makinig maigi ha. Tapusin muna natin. Samantala, CPP-NPA may pinaplano na paghihasik ng masamang propaganda laban kay Bongbong Marcos ayon sa dating kadre. Ano ito? Alam niyo sa balita ni Admar Vilando. Ibinalgar ng isang dating kadre ang plano di umano ng CPP-NPA na propagandang ipakakalat at ito'y ipapahid sa frontrunner sa presidential race na si dating Senador Bongbong Marcos. Sa diretso... Ipapahid, ha? O ibig sabihin, ibibintang, ha? Chahang Pananaw Forum ni Attorney Alvin Tangkol sa Quezon City, inilahad ng dating kadre ng rebelding teroristang komunista ang plano ngayon ng mga CPP official na nakabase sa Amerika at Canada. Hmm. Ayon kay Ka Jun Jimenez na sinasabing tatlo... Oh, si Jun Jimenez yan nagsasalita, ha? Kita niyo naman, oh, may edad na. Diba? Kaya umabot na lang tatlong dekada sa bundok din itong nakikipagdigma. Oh. Tatlong dekadang naging kadre ng CPP-NPA, plano ngayon ng komunistang grupo na buhayin ang issue ng Plaza Miranda bombing. Yun, oh, yun ang buhay nila, yung Amala Plaza Miranda bombing. Oh, tuloy. Gagamitin anya ng CPP-NPA ito laban kay BBM na siyang nangunguna sa presidential race kung pagbabasihan ang mga resulta ng surveys. Oh. Agosto 21, 1971 nang maganap ang Plaza Miranda bombing sa Maynila sa kasagsagan ng political rally ng Liberal Party. Oh, sige na! Dali. Oh, unahin ninyo habang nando doon yung anak bayan, anak pawis, lahat yan. Sige!
Tirahin na ninyo. Sige. Sinasabi noon na kagagawan ni President Ferdinand Marcos Sr. ang insidente para di umano ay may rason ito na magdeklara ng martial law. Oh, kita ninyo. Mga halimaw, di ba? Sib-sib. Oo, ha? Kita nyo. Immortal saint. Oo, oh, shout out. Ngayon, ang indikasyon nito, ang magiging ano nito, yung iba matatakot ng sumama sa mga rally. Diba? Oh. Ay, nako. Tuloy. Pero ayon kay Kajun, hindi ito totoo. Ang mastermind anya nito ang mismong nag-recruit sa kanya noon na si Joma Sison. Itong Lasa Miranda bombing, after all, was the handiwork of Joma Sison himself. Ano? Nasa mismo utak nito. Yun, oh, yan ha, maliwanag na. Sila-sila na na magkakasama, sila-sila na na may pakana, sila-sila na, ha, nang gumawa mismo ng krimen, naglalaglagan na. Diba? Boss Helen Makatiyag, oh, shout out. Ay, nako, talaga naman, ha, may hapdi, shout out, oy, mag-like muna kayo dyan, ha. Kajun, sige, tirayan mo si Joma. At ang unang, nung mga unang lumabas na mga libro dito, no, na of course tinatanggi ni Joma, ang isa na rito ay isa sa mga unang nagturo kay Joma dito, surprisingly, ay isang senior cadre ng CPP-NPA na brother-in-law mismo ni Saturo Campo. No? Hoy, Saturo Campo, buhay ka pa ba? Oh, kita mo. Brother-in-law mo pala, bayaw mo. Anak ng pating talaga itong mga utak kriminal ng mga hayop na to. Walang ginawang mabuti ito sa bansa natin. Diyos ko, sa totoo lang. Tuloy! Si Dick Malay, no? Dagdag pa ni Kajo, nagpatawag pa noon ang Senado. Yes, sino daw? Si Dick Malay. Malay ba natin kung sino yun? Ah, di pa naman tayo buhay nung panahon na yun ah. Oh, ano nagpatawag? Doon sa panahon ng Cory administration ng investigasyon hinggil sa naturang bombing incident. Hmm. Sa kabila ng maraming testigo na dating mga kadre, ay bigla na lang walang nangyari. Noong panahon ni Cory Aquino, nagpatawag ng Senate hearing dito, no? Sila Joby Salonga, no? But then pinatawag yung mga nabubuhay pa, no? Ng mga dati na padre ng NPA na merong first-hand information about yung Lasa Miranda bombing. No? But then, because it was Cory Aquino's time, yung DOJ ay hindi naman nakapagpurso ng kaso against them. And I think it was eh, paano nga kakasuhan, lintik na yan? Shota yata ni Cory Aquino yan. Ah, lintik na yan, oh. Hindi kaya kabechutan ni ano to? Cory Aquino si Joma noon. Pambihira. Kaya alam nyo, nakakainis eh, no? Nakakainis talaga, nakakainis. Oh, ang nagdurusa ang bansa eh, sa mga kawalangyaan nitong mga hinayupak na mga animal na to. Naku, ayaw ako na. Oh, tuloy. Dismissed, ano? Kasi yung mismong gobyerno ni Cory, hindi nila sinulong to. No? At saka nung panahon na yun, parang nagkaroon ng tactical alliance eh, no? Eto na, ha? Maliwanag ha. Hoy, kayong mga naniniwala sa mga libro ninyo. Ha? Hindi ito sinulat nung panahon nino ni Cory. Kaya sila nagtataka. 'Di ba? Alang iya tong mga lintik na tong siyempre nakakapagtaka, pero mo gumawa ka ng krimen. Oh, may mga namatay, may mga nawalan ng mga paa. Oh. Tapos hindi mo paparusahan sino? Si Joma. Sino ba presidente noon? Oh. Noong nawala si Ferdinand Marcos at binintang nila lahat kay Marcos.
Ganon nila pinasama si ano, no? Ang galing ng mga hayop na to. Oo. Diba? Ang galing ng mga hayop na to na gumawa ng kwento, yung kanilang ginawa, ibibintang kanino? Boss Tashiro. Kay Ferdinand Marcos Sr. Hindi na natin kailangan mabuhay noon para malaman ang tamang kasaysayan, 'di ba? Masinop lang sa tama naman. Alam nyo, sa totoo lang, kapag kababasahin yung mga libro nila, maliligaw talaga kayo. 'Di ba, Boss Norma Borja? Oo. Sabi tuloy ni Boss Cecil, glutang ina nila talaga. 'Di ba? Sino ba naman hindi magdududa din eh? Oo. Kay Joma at kay Corey. Sabi ni ano ni Wise Serious, baka nga Boss Mike may lumabas kasi dati na di nagkasundo yung si Corey at Ninoy. Oo nga. Baka eto nga yung di umano'y sinasabi nilang kabetsutan. Ha? Ay, nako, talaga naman. Sige, tira! Si yung Cory government with the left, no? Na nangyayari na uli ngayon, ano? At ang isyong ito noon, Anika June, ay umano'y gagawan muli ng eksena ng mga kaliwa na kanilang ipupukol kay BBM. Yon, kita ninyo. Ano ngayon ang connection nung pinakita nating video na ito na binalita naman ng Net25. Oh. Panoorin natin ha. Panoorin natin. Pagbabalik-balikin natin. Dami naman ang Communist Party of the Philippines o CPP founder na si Jose Maria Sison na ang kanyang partido ay isang pangunahing kontributor sa kampanya ni Vice President Lenny Robredo. Siya rin daw ang tumatayong adviser ng Vice Presidente at ng kanyang tagapagsalita na si Barry Gutierrez. Sa isang pahayag, hinikayat ni Sison ang lahat ng partisan na magtyaga at maging matatag sa pagsuporta kay Robredo na nangakong tatayo kasama ang taong bayan para sa paglaban sa mapang-aping sistema. Nagbabala rin siya na ang masa ang mag-uudyok sa pagbagsak ng Administrasyong Duterte kung susubukan daw ng Pangulo na mandaya sa halalan. Na sentro ang payag ni Sison sa kampanya at strategy ng mga Vice Presidente kung saan hindi raw sinasadya na naging bahagi siya. Pag-amin pa ni Sison, ilang beses siyang nakausap sa telepono ni Gutierrez kung saan inilatag niya ang ilang mga punto kung paano simulan ang pag-atake ng media sa iba pang kandidato sa pagkapangulo, partikular na sina Mayor Isko Moreno at Presidential Candidate Bongbong Marcos Jr. Yun, kita nyo? Oo, ngayon kasama na si Isko. Siningit na si Isko. Diba? Ay, nako. Marlon Aquino, shout out. Oo. Tirahin po pa Makaleni. Oh, pa-joma-joma pa sila. Oo, oh, diba? Oh, kaya pala galit si Isko kasi nabili si Simpson. Alam nyo na! Alam nyo na itong mga walang yang ito. Oo. Oh. Bakit natin pinag-uusapan to dito ngayon? Ano? Because nakakuha kami ng balita na itong kaliwa, yung mga naka-based, yung Communist Party of the Philippines branch sa Amerika, kasama yung Northern Hemisphere, ay nagpaplano silang what's the best? Kaya mo yan, Kadre. Boss Jun, oo, ha? Kaya mo yan, si. Oo, ha? Sige, tuloy mo lang. Maiintindihan namin yan sa abot ng aming makakaya, ha? Nandiyan naman si Master, eh. Oo, sige. Turn to you, so parang salsalin tong issue na to. Yung Plaza Miranda Baming. Kukopyahin, yun. Sa madaling salita. Kukopyahin yung ginawa sa Plaza Miranda Baming.
Na ngayon, kailangan mag-ingat. Sino dapat mag-ingat? Yung kampo mo, Lenny Robredo. Pag-ingatin mo, ha? Pag-ingatin mo yung kampo mo. Oo, baka yung estatwa ni De Lima maputulan ng dalawang hita. Oo, ha? Naku po! Diyos ko! Para magalit daw yung mga tao. Wala na, hindi epekto yung mga yan eh. Oo, sige. Kasi kung mapapansin ninyo, ewan ko, especially kung sa media, hindi ba nyo napapansin? Bakit hindi nila tinitira? Bakit hindi pinag-uusapan yung bakit kung ano-ano mga issue na binabato nila kay Bongbong Marcos? No? Oo, kita nyo. Yun na nga yung sinasabi natin, matagal na. Bakit hindi nila matira itong mga kaliwang grupo? Lalong-lalo na itong si Lenny Robredo, hindi nyo madidinig yan. Bakit? Oo. Mas inuuna pa nila yung pagpapakalat nila ng kung ano-anong mga hindi naman interesado yung mga tao. Sex video daw yun nung anak. Kala mo naman eh, ha? Ay na, bahalang musga. Tuloy! Tax evasion, et cetera, kung ano-ano. Bakit hindi nila binabato ng human rights violation? Bakit hindi nila ginagawang issue kay Bongbong yung Plaza Miranda Bami? Oo nga! May punto ka nga, oo. Bakit hindi nyo magawang gawing issue yung Plaza Miranda Bombing? Bakit parang sa inyo issue yan eh? Di ba? Hindi na talaga itong mga inayupak na to. Tuloy! Eh kasi lahat ng binabato nila kay Bongbong ay kung ano yung issue nila sa tatay ni Bongbong na no? Matagal nang namatay. No? Pero bakit hindi nila bakit maiingat sila doon sa issue ng ng human rights? No? Di ba? Di ba nyo naisip yan? Kasi madadamay ang Liberal Party dito. Madadamay yung sabwatan ng kaliwa at ng LP dito, ng Dilawan. Ngayon kung tawagin. Oh, yan na. Ng LP, ng Dilawan. Oh, ngayon, ano tawag na? Ano tawag, bo? Ano na tawag, boss? Sila ay pink. Inilabas ani Kad. Ngayon ay pink na daw. Sinasabi ko sa inyo eh, kahit na anong gawin ninyo, aamoy-amoy pa rin yung pagiging yellow e-box ninyo. Baho nyo kaya? Baho-baho nyo? Posibleng hindi umalingasaw yan, di ba? FCG, oo. Oh, sige. NPA pa rin. Ha? New Pink Army. Ah, palog ko. Naisip mo pa yon? Sabi ni FCG, paano mo issue yung issue na ikaw ang involved? Oo nga naman. Hindi mo talaga mai-issue yung ikaw. Yun na nga eh. Woo! Bato? Ah? Itong impormasyon na ito para maipabatid sa publiko ang katotohanan at malabanan ng kasinungalingan na muling palulutangin ng mga kaliwa. Ito ang dahilan kung bakit nakipag-ugnayan si Kadjun kay Attorney Larry Gedon para maisa publiko at maagapan na ng maaga ang plano ng mga teroristang komunista. Yun na! Tingnan nyo mga itsura ninyo! Halatang gutom na gutom kayo dyan! Diba? Hindi na lang kayo bumaba din eh. Napakaraming makakain kaysa yung ginagawa nyo dyan na wala namang patutunguhan. Ha? Papaliwala kayo sa matandang si Ha? Joma eh. Ako, Diyos ko. Patawarin. Tira. Yang diin ni Kadjo na gaya noon ay nagsanib persa di umano muli ang dilaw at mga komunista. Samantala, sa kaparehong forum ay ipinahayag naman ng grupong League of Parents of the Philippines o LPP ang kanilang pakikiisa sa kampanya ng Duterte administration laban sa CPP-NPA-NDF dahil sa mga panliling lang ng mga ito. Yun na nga. Ha? Di ba?
Diet, ma'am. Diet daw, sabi ni Jopine, kaya ganun. Oo, ha? Oo, tuloy. Kaya nga po kami umiikot na ngayon sa iba't ibang mga eskwelahan, iba't ibang mga lugar po because nilalawakan po natin na ngayon ang awareness po ng mga magulang patungkol po sa deceptive recruitment ng CTG, ng Communist Terrorist Group na CPP, NPA, NDF sa mga komunidad at sa mga eskwelahan that this is real. Talaga pong nire-recruit na una kinakaibigan, kinakabarkada, tapos dadalin po sa mga leadership camps. Ang okay lang po sana kung they're just parang tinuturuan lang nila, no, yung critical thinking kasi taga-UP din po tayo. So, oh, yan na nga, oh, yung mga taga-UP. Alam mo, minsan na maraming matalino na bobo. Oo. Oh, sa sobrang talino nila, nagiging bobo sila. At sa kabobohan na yon, napupunta sila. Kanino? Kay Joma. Oo, ha. Nandiyan na rin si Boss Bina Valdez. Shout out. Family Chubs Group. Shout out. Sabi ni Family Chubs, kininada amin. Ha? Puro, puro gubat. Oh. Paglainganda. Oh, sana butuhan na. Oo, nga. Eh ako nga, gusto ko lang magbuton para lang sa ganun eh, ano eh, di ba? Mapahinga na tayo pare-parehas. Ay, nako, ako si, ano, Catherine, oo. NPA ako, ang boyfriend ko, si lolo ko. Ay, pinagkakalaan mo, Lipoyopel ha. Thank you, Family Chubs! But ang problema po doon kasi ay dinadala po nila sa armed struggle. Eventually, dinadala po ang mga anak natin sa kabundukan, nilalayo na po sa atin ang mga magulang, iniiwan na po nila ang kanilang mga pag-aaral, hindi na po nila tinatapos ang kanilang pag-aaral, at ang karamihan po doon, tinatakwil na ang mga magulang. Yo! Kita nyo? Kasi nga ang sinasabi, hindi kayo hindi kayo ano diyan sa mga magulang ninyo, ginamit lang at kasangkapan lang ng Diyos siya. Ganun magturo yung mga lintik na yan eh. Oh, biruin mo yung anak mo, ha? Ginawa mo, ha? Nang ilang minuto. Nabuo. Ha, sinakripisyo mo ng 9 na buwan sa iyong sinapupunan. Ha? Niluwal mo. Oh, nasaktan. Masakit yun. Hineli mo. Ha? Hineli mo ng ilang taong. Pinakain mo. Ginastusan mo. Ha? Halos hindi mo padapuan ng langaw. Ng lamok. Oo. Ng ipis ng daga. Tapos bigla, no? Ha? Napunta. Oo. Dahil tuwan-tuwa ka, matalino yung anak mo. Doon. Ha? In-enroll mo doon sa UP. Ang ending, oh, nandun, nakaabang yung alin, yung mga halimaw. Ha? Halimaw na kukuha sa anak mo. Oh, ngayon, yung mga halimaw na yon, dadalhin yung anak mo sa kabundukan. Ha? Pagdating sa kabundukan, ayun na, umpisa na. Nandiyan dyan na, no, yung mga napapabalita, ano, aabusuhin. Kapag hindi na mapapakinabangan, ano, oh, papatayin. Yan yung gustong kalyado nino, Lenny Robredo. Nandiyan na rin si Boss Rowena, ha, Obieta. Pasok! Paalala naman ni Attorney Gadon sa publiko, huwag na magpadala o agad maniwala sa mga propaganda ng kaliwa. Nananawagan ako sa ating mga kababayan. Oh, yan na! Kaya lilito nini, pupugutan nila ng ulo. Oh, nandiyan na rin si ano, Ronaldo Eusebio. Ha? Oh. Oh, ayan, oh. Marlon, Injust TV, shout out! For your eyes only, na hindi pa rin mga nakakasubscribe ha, sa mga channel, dito sa channel ko. Ha? Oh, eto naman.
Oh, eh, sige, bahala kayo. Oh, Team Casimiro lang malakas. Oh, sabi ni Greggy Reyes, ginamit ang Diyos pero wala naman silang Diyos. Oo nga. Oh, ilang buti, oh, ilang buti lang 'yan, NPA na 'yan, oh. Pinulong ni Joma sa Santa Ines, Tarlac. Putsa, parang kabuting dumami. Oo. Oh. Si Emily, mukha ito yata, NPA. Ang bihira. Sige, tuloy. Maging mulaknat ang ating isipan ngayon. Huwag na tayong magpaloko. Huwag na tayong magpa-indoctrinate. Huwag na... Yan, yung indoctrinate na tinatawag ni Attorney Gadol. Ha? Boss Magster, ha? Good morning. Oh, nandiyan na rin si ano, ha? Jopao Gasol. Wala na. Ako, bantayin nyo nga yung mga anak ninyo, ha? Buti na lang. Buti na lang, bakla ako. Oo, yun, yun, oh. Sabi ni Marlon, buti pa si Marlon, oh. Guys, please subscribe my YouTube channel. Oo. Yan, ibagsak mo na dyan, Marlon. Oo, nandiyan na rin si Palaboy na Mangyan. Pambihira. Ano ka ba? Ha? Eyepiece ka ba? Oo, bagsak mo na dyan. Oo, pero bago may bagsak, mag-subscribe ka muna. Tuloy. Tayong magpadala dyan sa mga propaganda ng mga Aquino at ng mga Dilawan. Itong pink lawan na ito, yan ay Dilawan pa rin yan. And delikado rito, dahil si Lenny Robredo ay parang walang sariling isip. At siya... Yeah, walang sariling isip. Oh, ah, yung pink lawan na yan, paulit-ulit naman natin sinasabi, Suzuki, San, shoutout, diba? Dilawan pa rin yan, nagtatago nga sa kulay pink. Kasi nga, ang mga tao, visit na dyan sa mga Dilawan na yan. Oh, pag matalino sa PMA nyo, ipasok. Ganon! Let's go! Pag matalino, oh, maigi na sa mga, ano, ha? Alam nyo, sa totoo lang, lahat na yata na eskwelahan, eh, ginagapang ng mga ito. Sabi ni Joe Pau Gasol, ang daming hakot kanina ng mga, eh, ano pa, yan na nga lang, eh, biruin mo yung mga hakot nila, kung saan nang gagaling. Parang meron silang meet and greet lagi. Ha, sa mga supporters nila sa ano, sa buong Pilipinas. Kung ano 'yon nakikita ninyo, 'yun na 'yon. Oh, wala nang iba. Oh. Sunod-sunuran sa mga dinidikta ng kanyang partido ay napakadelikado nito. Lalo pa at siya ay may sabuatan sa mga komunista, halatang halata naman, eh dapat maging maingat ang mga taong bayan. Para sa Pilipinas kong mahal Admar Villando. Oh, yan na, yan na, yan na. Ayos, ha? Attorney Galon, para sa Senado. Yuhu! Oo. Oh, ha? Na, ano? Nako, nakarmahan na si Inay ang nanood mga pink na kalabaw at aso. Ay, di sama-sama na silang mga hayop. Tutol naman, pare-pare silang mga hayop. Diba? Dapat, ano, magpagawa ng ano eh. Parang dun sa South Africa. Oo. Oh. Doon, pakawalan lahat yung mga animal ng mga hayop na yan. Para sila-sila maglapaan. Ay, nako. O, ito, dumali na naman yung nanay nyo kahit late na. Papanood ko sa inyo. Ay, nako. Ah. Happy birthday. Magkasunod pala birthday natin. But I want to wish you a very happy birthday. I know you're in a good place now. Alam nyo na. Oh, a journey of remembrance. Pambihira. Tuloy nga natin to. Oh. Yun! Oh, a loving memory of sino? Pambihira talaga si Lenny. Huwag na nga natin ito dito. Nakaka-ano itong si Lenny? No? Parang engot eh. Oh, sino to? Oh, si Kim Chu. Oh. Eh.
Si Kim Chiu naman, sabi niya, eh, hindi naman kayong binabate. Hindi naman yung binabatikos namin yung ano eh, yung kayo, kung ano yung relasyon ninyo ni Lenny Robredo, lintik ka rin eh. Ha, isa ka rin nga artistang tatanga-tanga eh. Hindi yun ang binabatikos, ha? Ang binabatikos dito, yung katangahan ni Lenny Robredo. Pero yun mo, sabihin niya ganun, pagbati na lang, mamamali pa. Pwede naman sabihin sa'yo na, oh, sige, magpakasaya ka ngayong gabi sa jowa mo. Diba? Pwede naman ganun eh. Hindi yung ganun. Dahil nga yung pangpatay yun. Isa rin itong engot eh. Ay, nako, ewan ko ba, basta nadikit kay Lenny, nagiging engo. Yeah. Oh. Natuwa pa gaga, di ba? Oo, edi matuwa siya, wala mang problema doon. Kaya lang nga, oo, ha, umapila pa. Feeling niya naman, oo, ha, feeling niya naman, eh, ha, yung relasyon nila, tinitignan natin. Hindi nga doon yung kaingotan ng Lenny Robredo na yan. Yun yung tinitignan natin. Engot talaga. Oh. May! Go. Oh, sige na. Ito pa. Ha? Ito pa. Next. Pakita mo na lahat para matapos na tayo. Ah! Oh, si Lenny, nag-number one na. Sabi tuloy ni Pamela Chubbs, oo, oh, ha? Oh, may sariling batas si Kim Chiu sa school niya. Bawal lumabas. Nandiyan na rin si Delta Queen. Shout out! Oo, oh, ito na. Oh. Nangunguna na si Lenny Robredo. Oo. Oh. Sa survey ng Publicus. Oo, oh, ha? Nangunguna na. Oh, bago ko ibalita sa inyo na nangunguna na nga ito si Lenny Robredo sa huling survey, ha? Eh... Ano naman si Magster eh. Ay! Mag-subscribe muna kayo at mag-like at mag-share, ha? O, oh, sige. Eto na! Pasok! Pasok na! Survey ng Publicus Asia, si Vice President Lenny Robredo ang nakakuha ng malaking distrust rating mula sa publiko. Sa limang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, si Robredo ang nakakuha ng number one sa total disapproval rating na 42.2%. At nakita ninyo, oo, taas! Nanguna na si Lenny Robredo sa hindi gusto ng mga tao. Walang tiwala. JC Crew, you! Oo, oh, nandiyan na rin pala si malditang lola ko. Oh. Ha? Ayan na! Nanguna na si Lenny Robredo. Saan? Sa? Oo. Oh. Survey na. Walang tiwala ang alin, mga tao. Red Savage, shout out! Jennifer Claro, magandang gabi. Corazon Bermudez na hindi pa rin nakaka-subscribe. Yuhu! Ah. Beach Ching! Oh, Likayan! Oy, oy, congratulate nyo naman si Madam. Oh, si Jopay nag-congratulation na. Oy, congratulate nyo! Oh, Lenny Robredo. Ha, congratulations sa'yo, ha? Sa wakas, nakita namin nanguna ka sa survey. O pala yung sinasabi na survey na nangunguna na si Lenny Robredo. Ha? Naka-live pa ba si ano? Derek, ano? Naku, kagigising ko lang. Di tuloy ako nakabisita. Ha, Ramel Cruz? Oo, ha? Naka-live pa ba si ano? Si Derek? Ay! Naku, oo. Oh, sabi ni Defender, hanapin nyo yung mga bumoto kay Lenlen nung May 9, sa May 9. Oo nga. Yan, oh, congrats daw, madam. Oo, oh, naku, thank you naman kay Corazon Bermudez. Thank you. Sabi ni Operti Michi, tulog na ako, sobra na antok ko, pati survey, baliktad. Oo, oh, kumita lang, pambira. Tapos na. Ah, talay, talay!
ayon sa publikos, hudyat ito na maraming Pilipino ang walang bilib sa performance ng Vice Presidente na ngayon ay tumatakbong Pangulo ng Bansa. Yeah! Sino ba may sabi, ang bilib lang naman dyan, si Joma. Diba, Boss Lourdes Caballero? Si Joma lang ang bilib dyan. Oh, Chantal Disuyo. Oh, katatapos lang, sabi ni Ramil Cruz. Oh, ayan na ha, maliwanag na ha, yung ating mga pinagsasabit, ha, binabalita, oh, mula noon hanggang ngayon. Ito nga si Lenny Robredo ay kalyado nga ni Joma Season. Pag-usapan natin. Lagay nga natin 'to. Yan, para may magandang ha, chika babes naman diyan sa ating screen. Ayan. Si Joma ba inisip niya na hindi magiging maganda yung epekto ng kanyang pagsasabi na sila'y magkaalyado? Diba, DJ Torpe? Oo, shout out. Yan, ha? Kayo, isipin ninyo. Ano ba, nadulas lang si Joma kaya niya sinabi yun? Kasi malaking epekto talaga yon sa kandidatura ni Lenny Robredo, ha? Ah, sa bagay, pinapasinungalingan ng mga tanga. Oo, di ba? Yung mga tanga, pinapasinungalingan na nila. Oo, nandiyan na si KBBM Vlog. Oo, di ba? Ang daraya na naman ng kasinungalingan. Oo, si Lenny. Pinapasinungalingan nila kasi nga malaking epekto yung biruin mo, ha? Hay! Nako, Lenny Robredo, bakit ba? Pwede ka naman tumakbo na lang ng ano? Ha? Kahit man lang. Barangay captain na lang doon sa Naga. Para naman ano? Para tapos na. Akala lang ni Robredo na believe sa kanya si Joma, ginagamit lang siya. Oo naman, ginagamit lang talaga eh. Dapat nga si Isko, di ba? Ayun, nagselo si Isko. Kaya ngayon, nangyayang ka ha, ako dapat yan eh. Oo, titirahin kita. Oo, damay-damay na tayo. Di ba? Oo. Yan talaga. Oh, tana. Nandiyan na rin. Oh, tayo na kasi akala ko patay. Oh, ay, alam ko nga patay na 'to eh. Sabi rin ni ano, patay na 'yan eh. May nagsabi rin sa akin, patay na eh. A1 daw. A1 ko ba? Oh, eto na. Bigyan natin ng reaction nito. Ito na. Hoy, binabati ko ang ating kagalang-galang na Vice President. I wish her all the best. I know she is in good places. Ay, lako, prank sa Arya. Shout out. Oh. Ulit. Oh. Sapa. Oh, batiin mo na. Eric Fernandez, antok na. Tawa naman ang tawa, ha? Oh, nandiyan si Demi Nordagen. Oh, shout out. Bibi Soriano, Las Vegas. Oh, Tita Lola. Oh, yan. Oh, sige, very good. Sapa. Pabati naman. Oh, bate. Hoy, binabati ko ang ating kagalang-galang na Vice President. I wish her all the best. I know she is in good places. Ayos! Dapat ganyan na lang ginagawa mo, Isko. Pero hindi pa rin namin makakalimutan yung pagbebenta mo ng mga kung ano-ano, ha? Lalong-lalo na yung Divisoria. Kala mo, makakalimutan namin yun, ha? Oo. Oh, pero, ha, natatabunan na yung issue mo. Sige, tira pa more. Tira ng tira, Isko. Tirahin mo si Lenny. Ganon, ha? Oh, konti na lang, natatabunan na yung issue mo, ha? Mukhang hindi na maalala. Sige. Ito. Ha? Samba. Okay. Ito na. Nasaan yun? Oh, si Kim Chu naman.
Panood din naman natin si Kim Chu. Nanaa ka sa mali, mauna'y sakit ka ayo. Kaayo. DJ Torpe, translate mo to ha. Oh, translate mo. Kim, happy happy birthday. Magkasunod pala birthday natin. Alam mo nakakainis yung mukha nito sa totoo lang. 'Di ba no? Alam mo yung wala namang ginagawang masama sa iyo pero bisit na bisit ka. 'Di ba? 'Di ganoon eh no? Alam mo yung instinct na alam mong walang gagawing mabuti sa iyo. Kahit wala pang ginagawa sa iyo. Makita mo lang yung mukha niya, alam mo nang may gagawing masama sa iyo. Ay nako, Diyos ko po. Sabi ni Frank Saria, bakit yung 203 billion? Ano na nangyari? Di wala. Eh kasi nga wala naman talaga. Oh, 'di ba? Issue lang. Ganun lang 'yon, Danilo Castro. Oh, mukhang belat 'yan. Oh nga. Oh, ha? Mukhang belat na ano. Ulit. Ulitin natin 'to, ha. Masaya naman. Pampawala ng antok. Game. Bashka, nanaa ka sa mali, mauna'y sakit ka ayo. Kim, happy happy birthday. Magkasunod pala birthday natin. But I want to wish you a very happy birthday. I know you're in a good place now. Kim Chu, pinagtawa na ng mga netizens dahil nga sa birthday greeting sa kanya ni Vice President Lenny Robredo. Eh, totoo naman. Oo, oh, maraming nga nagtatawa sa'yo. Ha? Biruin mo, batiin ka lang ganun, tuwan-tuwa ka pa. Pero hindi kami doon, ha? Wala kaming pakialam sa inyong relasyon ni Lenny Robredo. Ha? Oo, wala kaming pakialam doon. Ang pakialam namin, yung kabubuhan at katangahan niya. Babati na lang, eh pwede naman sabihin niya, di ba? Tulad na sinabi ko kanina. Ha? Boss Cho Fernando, sa mga bago dating sa aking channel, abay, subscribe na. Ha? 'Di ba? Oh. Yung katangahan niya, ha? Si Kim Chu naman eh. Pakialam sa inyong dalawa. Sige, tira. Dahil dito, sinupalpal ng kapamilya actress na si Kim Chu ang mga taong negatibong nag-react sa greeting na ito ni Presidential Aspirant Vice President Lenny Robredo. Yeah! Oh, in the good place right now, 'di ba? Oh, sabi ni Jopay, wala kasing teleprompter. Oh nga. Ayan na mamali ito. Tingnan niyo 'yung mukha ni Lenny. Sa totoo lang. Ewan ko ba ito ha. Wala namang ginagawang mas Thank you, Boss Chok Fernando. Wala namang ginagawang masama sa atin tong ano na to. Ha? Pero alam mong parang may gagawing masama sa'yo. Alam mo yung hindi mo pa nakikita ng personal kumukulo na dugo mo. Helen Mulyari, oh, yan oh, good ano daw, oh, DJ Torpe. Oh, tuloy. Nitong April 19, nagdiwang ng kanyang 32nd birthday ang actress at kabilang si Vice President. Hoy, matanda na pala itong si Kim. Ha? Oh, nandiyan si Pobas, oh, Reyes. Powy Bas Reyes, shout out. Oh, abogado na nila pero wrong drama. Eh, alam niyo naman 'di ba, dalawang beses nga nag-take 'yan ng ano eh. Buti pa nga yung pamangking ko, isang take lang, ha? Abogado na. Hoy, shout out nga pala ha kay ano ha, Francesca. Ha? Del Rosario Dizon, no? Attorney, shout out. Kita mo naman na 32 na pala itong si ano ha. Tanda na. Oo.
Sige, tira. President Lenny sa mga bumati sa kanya. Ngunit, mabilis ngang nag-trending ang video greeting ni Vice President Lenny matapos niya mabanggit ang katagang, "You are in a good place now." Oh, eh, syempre magti-trending talaga yun. Vice Presidente ka, Francis Tugade, nando doon sa aking Facebook page. Shout out. Ha? Oo, nando dito na rin si Pablito Gadi. Shout out. Edel Balduesa, yo! Junel Matugas. O, bago ah. Daming bagong dating. Yun na nga eh, hindi mo, ano ba? Yung mga tanga kasi. Alam mo, ang hirap magpaliwanag, no? Ang hirap magpaliwanag sa mga engot. O, yung iba, pinagtatanggol pa yun eh. Eh, pang patay nga yun eh. Hay nako, oh, you're in a good place now. Daw. E di ba nga, yun pag sinerts nyo nga yan, try nyo, kita nyo. Yan ay para sa mga namayapa na. Oo. Oh, Lenny, ano, bumawi sa'yo si Isko. Tingnan mo si Isko, ha? Hoy, binabati ko ang ating kagalang-galang na Vice President. I wish her all the best. I know she's in good places. Ayos, bawi na, bawi. Na, bawi na, bawi, bawi na. Ha? Nandiyan na si ano, Danilo Castro. Oo. Mukhang puppet daw. Oo, ha. Ay, naku, mahirap magpaliwanag sa talagang tanga. Oo, ha. Meron naman mga boss, yung mga nagtatalitalinuhan, pero, ha, halata mo pa rin yung kabobohan. Ex Cervera, feeling matalino ka. Isa ka lang naman Marites. Ito na. Oo, Daddy Kumaling, halika na rito. Oo, balik natin. Ilang netizens ang pinuna ang sinabi ni Vice President Lenny dahil tila mensahe umano ito para sa isang taong pumanaw na. Oo, totoo yun. Para sa pumanaw na. Oo, di ba? Sige, tira. Oo, nandiyan na rin si Arlene. Ha? Arlene Qatar. Oo, shout out! Oo, subscribe na. Ba? Ito na. Narito ang buong mensahe ni Vice President para kay Kim Chu sa kaarawan nito. Magkasunod pala birthday natin. But I want to wish you a very happy birthday. I know you're in a good place now. Dahil nga sa mga taong... Oh, kita nyo. Nandiyan na si Daddy Kumaning at nandiyan na rin yung aming ading, Renerma Apple G. Eh, mas magaling pa si Renerma Apple G kay ano eh. Ha? Kay... Lenny. Oh, Renerma, ikaw na lang kaya tumakbong presidente. Kumukwestiyon sa birthday message ni Vice President Lenny sa kanya dahil lamang sa naturang kataga, kaya naman hindi mapigilan ni Kim Chu na mag-react tungkol dito. Oh, yan. Oh, kaka na naman. Ha? Oh, yan. Nandito na. Vivian McAllister. Shout out. Oh, condolence greeting, pucha. Oh, alam nyo kaya nasabi nila yon para mapansin sila ng mga, at mag-viral ang kanilang good grammar. Oh, Boss Bibiana, mag-ano ka muna, ha? Ay, nako. Pasok. Sa kanyang Twitter post, sinagot niya ang isang netizen na nagsabing kinilabutan umano ito sa naging mensahe ni Vice President Lenny para nga kay Kim Chu. Eh, totoo naman, nakakakilabot. Sino? Alam mo, eto yung mga totoong ginagawa ka ng tanga pero masayang masaya ka pa. Ha, Roberto Rubis. Oo, mabalimpay boss. Oh, talaga mo. Sige. Saad nga ng isang netizen, OMG, kinilabutan ako.
Pagbati ni Madam Vice President kay Kim Chu. Kala ko talaga RIP na. Sorry hashtag Kim Chu. Had to play the video ng paulit-ulit. Oh, yun na nga. Ah, nandiyan na si Boss Nomer Garote. Oh, na, nagbabalik si Emily. Oh, Boss Emily. Anong walang kwentang issue, presidente tinatakbo ni Lenny? Oh, ang binabatikos natin dito, yung mga pandali niya. Oh, ikaw kaya batiin namin. Oh, 'di ba? Oh, lubos-lubosin na natin. Kim Chu, ah, sumalangit nawa ang iyong kaluluwa. Ganon. Okay na. Ambira, oh. Nandiyan na rin si Boss Ness. Oy, shout out. Welta pa nga ni Kim Chu sa netizen. Huwag na umano itong magkomento ng negatibo dahil hindi naman daw siya ang binate ng Vice President. Eh, wala kang... Paulit-ulit ni Kim Chu, wala kang pakialam sa inyo. May pakialam kami doon sa, ano, sinasabi... Naku! Nang nanay mo. Ba, nandito na si Jax Demoloy, ah. Mukhang matagal ka hindi dumadalaw, ah. Mukhang nod-nod ka lang, ah. Ha? Balat boy! Yuhu! Oh, Kim Chu, tirahin mo na. Ani pa nga ni Kim Chu, huwag ka nga, di naman ikaw yung binate eh. Ako diba? Ako yung nag-birthday. Oh. Nakikinood ka na nga lang, ganyan ka pa. Eh, kung di ba naman kayong mga tanga, huwag nyo ilagay sa social media. Dahil malaya ang lahat magkomento sa nakikita nila. Ganyan, kabobo tong mga to. O, kita mo si Jax Demoloy. Pinipigilan ba natin magkomento dyan? Eh, nasa public tayo eh. Social media to, public ito. Lahat, pwede nila sabihin, sasabihin nila. Ngayon, hindi naman yung, ulitin ko, yung inyong relasyon ni Lenny Robredo, kundi yung katangahan ng nanay mo. Diba? Wala kaming pakialam kung ano meron kayo. Oo. Oh. Tatakbo ang presidente eh. Oh, 'di ba? Otako Ruby, shout out. Oh, talaga naman. Oh. Depensa pa ni Kim, naiintindihan o manon niya ang gustong iparating ni Vice President Lenny Robredo. Bagay na tila hindi naiintindihan ng nasabing netizen. Hindi lang yung netizen na 'yon, ha, Kim Chu. 32 anyos ka na. Oh, mas maigi siguro hindi ka na lang lumabas. 'Di ba? Lumabas-labas ka na eh. Oh. Ay, nako. Ate Rose's Kitchen, shout out! Matatanda ang naiiyak si Kim Chu matapos niyang matanggap ang birthday greeting ni Vice President Lenny na aniyay hinahangaan niya. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na isang hindi na nakakapagtaka, ha? Boss, the warrior. Oo, oh, di ba? Oo, oh, banat boy, banata mo na. Banata mo na, hindi pa nakakasubscribe yan. Eh, idol mo pala, edi parehas nga kayo. Ha? Oo, oh, oo. Oh. Shoutout kay Rosmay Consana na hindi pa rin nakakasubscribe sa aking channel. Pamping si Kim Chu o supporter nga ni Vice President Lenny Robredo. Eh, bahala kayo sa buhay ninyo. Oo. Sige, samahan nyo na lahat. Lahat lik. Kaya pala itong si ano, no? Si ano, si ano ba? Live nga ito, Boss Abel. Ano, kanina pa. Pambira ka. Sabi tuloy ni Depende, parehas silang lutang, parehas silang nagkakalat ng kabobohan. Oh, yun na nga. Ay, nako, ewan ko ba sa mga to. Magsama sa mukha yung lahat, mga lintikan kayo. Ha, eto yun, ha. Ito na. Sa dami ng rally na ginawa ng Unity Team, talagang ang Cebu nagpatunay ngayong
si Tony G kasi, sigaw na sigaw eh. Diba? Oh, Julia Rose, shout out. Ha? Oh. Both straight unit team daw ha. Oh, nandiyan na rin si Boss Lucille Pernan. Oh, na hindi pa rin nakaka-subscribe. Ano ka ba? Isa't kalahating oras pa tayo, Boss Abel naka-live ha? Tirahin mo, Tony! Masyado niyong ginalingan sa mo! Konting-konting panahon na lamang at magbabalik na si BBM sa kanyang tahanan ang Malacanang! Oh, yan. Yan, dyan sila galik na galik. Sabi ko naman sa'yo, Operte Mishi, walang kakwenta-kwentang mga topic lang dito. Maritation lang dito eh. Ah, oh, bawal kasing lumabas, di ba? Oo, oh, yan. Oh. Kapit kay Lenny, oo. Oh, para sa Frankie, nakaw, malayo na, nandyan na si Jock Air. Oo. Oh. Tony J, laban sa lahat ng kakampwet. Ito yung binabatikos nila, 'di ba, na yung pag-ano daw, oh, but sinabi apektadong apektado sila, no? Pag si Tony ang nagsalita, apektadong apektado sila. Ewan ko ba? Bakit sila sensitive? Ah. Disko. Oh. Sensitibong sensitibo yung mga kakampwet pag si ano, si Tony G. Ay, nako. Oh. Eto na ngayon, mga boss. Diba? Gumawa ng reaction dito sino? Si Mokang Tanga. Ha? Ano nangyari? O ngayon, wala nang masabi. Siguro, oo, huli niya nang maisip na tangang-tanga siya sa sarili niya. Bakit niya nagdadakdak ng ganun? Diba? Oh, ngayon, walang rebat si ano, ton, si ano ha, si Moka. Hindi nakaribat si Moka sa mga pambabatikos ng netizen. Siguro naisip niyo, oo nga, no. Kakahiya. Sige, mananahimik na lang ako. Diba? Huli niya na nga naisip na tanga siya. Oo, tangang-tanga siya sa sarili niya nung malaman niya na tanga siya. Hey, nako! Oras na ba? Sabi ko, dalawang topic lang eh. Bakit ba humaba ng humaba ito? Oh, alam nyo ba na nag-I love you si ano? Si... Chismis ko sa inyo ah. Nag-I love you si ano? Si Sara kay Bongbong Marcos. Ang sweet! Oh, kinilig ako ng konti. Pero si Bongbong Marcos, kinilig ng marami. Oh, eto na. Kinilig ng marami. Oh. Greet din si Mayor Sara sa Katambal. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi... Oh, narinig ninyo? Si Sara naniniwala na hindi magnanakaw. Sino? Si Bongbong Marcos. Ha? Oh, sige. Eto na. Ah. Pakinggan ninyo ha. May hirit din si Mayor Sara sa Katambal. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. I love you, BBM. Yeah! Alam mo, yung mga ganong simpleng-simple lang talagang nakakakilig eh, no? Abraham George! Diba? Big 365, shout out. Uy, bago ka. Subscribe ka naman, boss. Lord, forgive them, for they do not know what they are saying. Oo nga. Oo, sige. Pero subscribe ka muna, dalihan mo. Ulitin ko nga. Alam mo, kinilig ako talaga dito. Sobrang... Ganon. Ha? Ito na. Dali, nakakakilig talaga to. Ito na. Oh. Ornelisa, sorry ah.
Kama may mapanood mo to, Torny Lisa. Oo, sayo pa rin ako. Oo, ha? Eto na, eto na. May hirit din si Mayor Sara sa Katambal. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi mangnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. I love you, BBM. Ay, Diyos ko. Sinasabi ko sa inyo, Slash Blade, oh, shout out. Oh, subukan nila ibas si Sara, oh, di ba? Ewan ko na lang kung saan sila pupulutin. Di ba? Alam nyo mga boss. Sa totoo lang, ha? Parang ang sarap naman na minsan magkaroon tayo ng ano, no? Sana, no? Ng presidente at vice president mag-jowa. Di ba? Oo, no? Paano kaya naman, no? Kapag ka nagkaroon tayo ng presidente at vice presidente mag-jowa. Ha? Oo. Oy, kinikilig sila. Oh, nakakakilig naman talaga kayo talaga. Oh, nakakilig talaga 'yan, 'di ba? Eh. Sino ba naman di kikiligan 'yan? Eto na. Oh, ito pa 'tong isang tanga, ha? Oh, tingnan niyo, ha. Sabi ko sa inyo, maraming mga matatalino, ha? Oh, na lumalabas. Na hindi nila alam na bobo sila. Oo, oh, oh, pinalabas natin yun na Boss Cho Fernando yung kinas... Oo, oh, pinalabas natin yun dito. Tuwan-tuwa nga si ano dyan eh, si Boss Abel nun eh. Tsaka si Boss Carmen, ha? Yung kinasal silang dalawa ni ano. Oo. Oh. Eto talaga nakakakilig. Eh yung ginagawa nila sa peke-peke eh. Di ba? Oo, oh, ito na. May mga nakita ko mga komento sa aking mga post na sabi nila ayaw daw nila si Lenny kasi ayaw daw nila ng isang tao na magiging puppet lang daw ng mga dilawan at mga oligarko. Totoo yun, tanga ka kasi. Oh. Hindi ba? Hindi mo naisip eh. Hindi mo naisip, oh, na puppet kita mo. Oh, ngayon lumalabas. Ano? Kalyado. Ano? Komunista. Kanino nakikipag-usap kay Joma? Hindi mo nakita kasi, ha? Hindi mo alam na bobo ka. Diba? Oh, ang kukomentan mo yung mga nagko-comment sa iyo. Huwag mong komentan yung nagko-comment sa iyo. Oo. Oh, ha? Ang komentan mo yung sarili mo. Bobo rin nitong isa na 'to eh. Oh, believe na believe kay Lenny. Oh, sige, paliwanag ha. Paliwanag. Ngayon, may tinanong ko sa kanila kasi ako yung tipong tao na pag may sinabi kang statement, tatanungin talaga kita. Oh. Tinanong ko, paano nyo nasabi na magiging puppet siya? Walang hindi masagot ah, unang tanong pa lang. Number... Hindi masagot, baka binlock mo na. Oo, oh, subukan mo kami ang mag-comment sa'yo. Ha? Diba? Oo, oh, subukan mong kami mag-comment sa'yo. Oo, oh, eh sige, tuloy. Oo. Oh. Number one. Number two, tinanong ko, sino ba itong mga dilawan na tinutukoy nyo? At sino itong mga oligarko? Pakilista lang po. Alam mo... Eh, tanga ka talaga. Ha? Tanga ka talaga. Ba't uutusan mo yung mga nagko-comment sa'yo, hindi nakakasya sa comment section kung, ha? Nag-reply pa sa'yo. Di ba? Sino-sino daw? Ba't di mo hanapin ang sarili mo? Di ba? Ako pagka ganyan, oh, nasaan yung ganito, nasaan yung ganyan, eh, pakialam ko sa inyo, di kayo maghanap. Ako nga, naghanap eh. Gusto nyo, hindi na kayo maghanap. Di ba? Sige, tira. Ba? Hindi na sumasagot tong mga to na nag-aakusa. Eh, paano nga sasagot kung binlock mo na? Ano nag-aakusa? Totoo yun. Ha? Oh, Deo Marte na hindi pa nakaka-subscribe. Hoy, mag-subscribe ka muna, Deo Marte, ha? Paano nga, alam mo, isa talaga itong mga
paliwanag nitong mga ano eh, tagapagtanggol ni Lenny Robredo. Oh, 'di ba? Pero hindi nila mapagtanggol ngayon yung sinasabi ng ni Joma Season. Ang sasabihin lang nila fake. Yung mga banat ni Scott tsaka ni Ping Lacson, hindi nila masagot. Ang isasagot nila yung anak nila, ano, ha? Biktima ng pagpapakalat ng ano? Oh, sex scandal. Ganon, ganon sila. Oh, ha? Oh, 'yun ang sagot nila. Tira. Yan ang problema eh. Ang bilis mag-akusa, pero pag humingi ka ng ebidensya sa mga akusasyon nila, hindi na makakasagot. Alam mo, yun, ganyan na ganyan kayo. Pag sinabi namin na, oh, bakit hindi kayo, yung ano, akusa kayo ng akusa, wala naman kayo ebidensya. Diba? Akusa sila ng akusa, sasabihin nila, magnanakaw si ano, Bongbong Marcos. Tax evader si Bongbong Marcos. Pero wala silang ebidensya. Ganyan katanga tong mga ito, ha? Yung kanilang mga problema, yung kanilang mga katangian, yun yung ibabato nila sa mga BBM supporters. Oh. Ewan ko ba kung sino to? Oh. Ha? Tira! Ba't di sila makasagot? Kasi karamihan ng mga tao na nagbibigay ng mga kung ano-ano mga akusasyon, hindi nila alam kung anong sinasabi nila. Ikaw din, hindi mo alam yung sinasabi mo eh. Ha? Hindi mo alam. Oo. Yan, tama yan, Boss Abraham, George. Oh, subscribe muna kayo bago kayo comment ng comment. Diba? Oh, hindi niya alam na ang mga nauna sa pag-aakusa ay kampo nila. Diba? Oh. Minsan, natanong ko na yan sa mga tanga. Sasabihin nila, sabi ko, sino ba kasi nauna? Kaya nagkaroon ng mga ganyan. Siyempre, hindi mo kontrolado yung mga tao sa galit nila. Diba? Kaya sa galit nila, kahit ano, sasabihin nila. Dahil sino ba nauna? Oh, kayo, mga dilawang kayo. Wala kayong sinabi kundi magnanakaw. Wala naman kayo ebidensya. Tapos ngayon, kami na walang ebidensya. Ah, sabi ni Jopan, ABS-CBN. Ah, kaya pala tanga. Ah, tira. At unfortunately, ang mga supporters sa mga ibang kandidato na naghahanap ng rason kung bakit ayaw nila si Lenny, nakikinig sa mga kung sino-sino na hindi na sila nag-iisip. Okay, tamo. Ikaw yun. Tangan eh. Ang pinapakinggan mo lang si Lenny. Hindi, pakinggan mo kaya si Joma. Tapos pagsapungin mo sila. Doon mo malalaman. Oo. Oh. Diba? Oo. Oh. May iyak na nga. Oo, oh, iyak na eh. Iyak na. Iyak na. Oo. Oh. Tuloy. Is the exact opposite ng pagiging puppet. Nakita ko sa kanya ang tapang at pagiging decisive. Oh, decisive. Tinignan ko yung mga kilos niya. Oh. Yung isang pinaka high profile na nagawa niya na nabilib ako sa tapang niya at nakita ko na hindi... Ay. Diyan pala siya bumilib. Pahingan natin kung saan siya bumilib, ha? Hindi siya basta-basta na magiging puppet. Mm. Nung hinamon siya ni Duterte na mag-head ng ICAD or Interagency Anti-Illegal Drug Committee. Oh, hindi niya alam. Ah, hindi niya alam yung ginawa ni Lenny Robredo. Nagngangawa sa international press. Siniraan na siniraan. Sino? Ah, akala niya, siniraan niya si Pangulong Duterte. Siniraan niya yung bansa natin. Ah, na 7,000 daw mahigit ang pinagpapatay. Oh, hindi niya alam yun. Galit na oh. Kita niyo yung mukha? Ha? Parang asong ano ah. Ano ba yung asong kulubot yung mukha? Alam niyo ba 'yon? Ganong kagalit na, mangangagat na. Oh, di ba? Marcos, shout out. Oh.
nung hinamon siya ni Duterte at hinamon siya ni Duterte kasi parang ano yan eh, bluff tawag dyan eh. Dinedare lang niya eh. Kasi sabi... Isip mo lang yun. Oo, isip mo lang yun. Ikaw lang nag-isip nun, ha? Tira. Sabi niya, binabati ko siya ni Lenny dahil sa kanyang drug war. Sige nga. Eh, totoo naman eh. Ikaw magpatakbo. Hamon yun eh. Oo, hamon daw yun. Hindi na kayo nasanay kay Pangulo. Kung ano-ano rin sinasabi, di ba? Alam mo ba, ang lahat ng kanyang advisors na nakapaligid sa kanya, sinabi sa kanya, huwag gagawin yun, setup yan. Sineset-up siya para bumagsak, para mapahiya. Oo, alam niya. Oo, sinabi daw ng mga advisor ni Lenny, paano mo nalaman? Aber, dapat pinaliwanag mo kung paano mo nalaman para maniwala kami sa iyo. Oo, di ba? Lahat daw ng advisor niya. 24 hours mo ba nakakasama si Lenny? Ha? Jowa mo ba? Diba? Hindi ba naman tanga to? Oo. Eh, lahat daw ng advisor niya. Oo. Nag-advise na wag? Ano? MD Root, shout out! Kala mo 24 hours niya kasama. Oh, galit na galit eh. Oh. Para pahiyain. Pati ako nung nakita ko yun, sabi ko, ako hindi ko tatanggapin yan. Kasi... Kita mo? Ikaw, hindi mo tinanggap pero hinahangaan mo yung tumanggap. Oh. Diba? Ikaw, hindi mo tatanggapin pero yung tumanggap, hinahangaan mo. Ay, bobo ka nga. Kasi alam ko na setup yan eh, para pahiyain ng isang tao eh. Oo, alam mo setup, pero yung nanay mo, alam niya. Alam mo, di ba? Alam nyo ng setup, pero tinanggap ng nanay nyo. Eh, bobo nga talaga nanay nyo. Di ba? Alam nyo ng setup. Oo, kung matalino yun, dapat alam niyang setup. Hina namang ulo. Ang dami akong kilala na takot tanggapin yung ganong hamon. Pero si Lenny, tinanggap niya. Oh, kasi nga, kahit alam niya na set up, di ba, tinanggap niya, eh mahina ulo. Ah, hindi niya jowa, walang bigote yan. Ah, talaga ba? Oh, tira. Yan ba ang isang aksyon ng magiging puppet? Ikaw lang hindi nakakaalam. Hindi niya alam. Ang gago na. Dali. Hindi yan. To. Nasaan ba yan? Pakita mo nga. Kita mo. Yan. Ha? Diyan. Ito. Kaya ang daming ganito eh. Wala na yata. Wala na. Wala na. Tuloy mo, nasan ka na? Uy, labas. Tuloy mo. Okay. I don't think so. Alam ba nyo? Hindi mo nga alam. Kasi nga tanga ka eh. Paano malalaman? Oh. Ang isang puppet, walang sariling isip. Si Lenny may sariling isip eh. Kung may sariling isip, si Lenny, hindi pupunta yan sa international media para magngangawat sira ng bansa. Ha, kung may isip. Kung may isip yan, sana hindi nakikinig kay Bam Aquino. Sa bunganga na rin ni Lenny Robredo nang gagaling yun eh. Oo nga. Oy, hindi namin kailangan yan ha. Kayo talaga... Oo. Block. Ba't hindi ma-block? Block nyo nga. Oo, shout out DJ Byron. Yoo! Maribeth Bichay.
Oh, block nyo na yun. Block nyo na yun. Litik na yun. Ha? Oh, yo, yo, yo. No. Sige, tuloy. Oh. Kasi nga, kahit na nga sinabi niya siya ng mga advisors niya na huwag tanggapin, tinanggap pa rin niya. Eh, kasi nga, bobo nga. Oo, bobo nga. Oh, tuloy. Dahil may gusto siyang gawing tulong para sa mga mamamayan na alam niyang kaya niyang ibigay. Wala nga eh! Ano bang tulong ang ginawa? Siniraan nga na siniraan ang bansa. Oh, ang nakakahiya, aming kamat, eh sino? Ang mga Pilipino. Biro ay magngangawak at magdadakdak ka doon, parang si Cory. Nagpadala ng mga litrato sa ibang bansa para sabihin na ano, masama si Marcos. Oh, sabi niya DJ Byron, mag-live survey po tayo dito sa Bay Area, California in 1 hour. Oy! Oo, ha? Ilang minuto na lang ako, DJ Byron, manonood ako. Oh. So, imbis na matakot siya, humaharap siya dahil alam niyang mayroon siyang magagawang tulong para sa ating... Hindi tulong yung makapal lang talaga mukha niya. Ha? Makapal ang mukha ang tawag doon. Hindi niya alam yun, ha? JM510CA. Ha? Uy! Mag-subscribe ka na. Alam mo. Ewan ko dito, sa lintik na to. Mga vlogger yata ni, ano ito eh, ni Lenny. Oh. Lahat. Humarap siya sa Anti-Illegal Drug Board. Kaharap niya lahat ng mga kaalyado ni Duterte. Palibasa kasi gusto, siguro mga drug lord kayo. Eh, hindi nakikita ng mga to kung ano yung idinulot, ha? Oo, sabihin natin, hindi 100% na wala ang droga. Pero, malaki yung pagkakabawas. Malaki yung pagkakatapyas. Diba? Yung iba, late nang nanonood. Kaya pagka nag-comment, malayo na sa topic. Ano? Oo. Oo. Lalong sumakit ang ulo ko, mga ICAD, dahil wala siyang alam sa DDB. Oo nga. Ha? Oo, oh, may bagong chismis. Andali nga. Alamin nga natin kung ano yun. Yan ang gusto namin, yung chismis. Kaya nga dito sa channel namin, chismis ang gusto namin. Ha? Oo. Oh. Anong chismis? Now she has resigned from PBB because of this. And actually, I don't know if it's because of this or not. Oh. But I'm assuming it's related to this. Anyway, so the mass condemnation she's been getting is because she was at the proclamation rally of PBB. Oh. And she even introduced... Oy, katayin nyo na nga yan! TV rights, broadcast rights. And for that, she got a lot of artists and netizens all over the Philippines. Now, here's my take on it. I think that Tony Gonzaga can support anybody she wants. And if she wants to support BPM, it's a free country, last time I checked it is, and she can do that. Hey, it's Chica Marie. Naku, ikaw talaga. Yung 100... Gusto niya lang sabihin doon na binayara si Tony. Naku, Diyos ko po. Oo, ha? Oo. Oo, mga taga sa amin, ang tataba na. Oo, talaga, Lex Enrico Villagonzago. Oo, shout out! Oo, yan mo rin, DJ Torpe. Oo, chismis lang yon, yung 120 million, bayad. Inaanak sa kasal eh. Oo. Na bumabati ko sa kanya. Lahat ng mga general, lahat ng mga militar, lahat ng mga lalaki. Ano problema, tanga ka? Hindi naman pinag-uusapan gender dito, bobo. Ang panunungkulan, hindi gender ang pinag-uusapan. Ay, mahina ulo nito. Oo. Ha? Mahina ulo.
Pag kayo pumasok sa politika, hindi ho pinag-uusapan kung babae kayo o lalaki kayo, tomboy, bakla. Ang pinag-uusapan dito, ha? Yung inyong ano, ha? Karakteristik. Anong meron kayong pagkatao, pag-uugali? Ganon. Ang bihira tong tanga na to. At nakita mo doon, lahat sila nagtulung-tulungan. Kaya niyang pagkaisahin lahat para magawa ang kailangan gawin. Ano pagkaisang pinagsasabi mo? Ha? Ano pagkaisang sinasabi mo? Eh bakit napakababa ng numero ni Lenny kung kayang pagkaisahin? So ibig sabihin, kaya kaya niyang pagkaisahin dahil pati si Joma, sinamahan niya. Pambihira talaga, oh. Bobo to, napaka-bobo. Sa totoo lang, ha? Oo. Oo, ha? Matalino, pero hindi niya alam na bobo siya. Yan ang tao na may sariling isip at may tapang. Tanga! Kung may sariling isip yan, hindi na yan tumakbo. Oo, kaya tumakbo yan, ha? Kung hindi ka ba nuka ng tanga, dahil sinasabi niya para sa partido niya. Kung di ba naman tanga, para hadlangan ang isang Marcos. Dahil walang pambato ang mga dilawan. Kaya lang tumakbo si Lenny. Para sa partido, para maisalba yung partido nila at para mahadlangan sino? Si Bongbong Marcos. Kala mo naman, mahadlangan. Di ba? Oo. Tuloy mo na. Ang taong ganyan, hindi puppet. Ang taong ganyan, leader. Anong leader nyo lang? O sige, doon ka na magpasakop. O, yayain mo na doon sa Spratly, doon kayo manirahan. Gawin yung presidente. Dali, para maubos na kayo, mga walang ya kayo. Oo. Yan ang pagkakaiba. Ang puppet, kayang imanipula ng kahit anong paraan. At kayang diktahan ng kahit sino man. O di ba nga? Hindi mo nakikita nga? Hindi nila kayang tingnan yun. Na may dumidikta sa likuran ni Lenny Robredo. Wala tayong panahon dito. Pinakita ko lang kung gaano katangat bobo to. Oh, gabi na. Umaga na pala. Muli. Ha? Magandang umaga, magandang gabi. At ha? Magandang hapon sa inyong lahat. Gabi na, ha? Maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay. At syempre sa walang sawang pakikinig sa wala ka kwenta-kwenta talaga. Oo. Ewan ko ba, walang kakwenta-kwenta. Oh, walang kakwenta-kwenta itong channel na ito. Walang sponsor. Meron. Teka, nasa sponsor. Ay, oo nga. Nako! Muti pinaalala mo, Boss P! Pambihira na yan, oo. Oh. Nako, hindi tayo mabibigyan ng ano na ito pagka ganito, ha? Yung sponsor natin. Hanap buhay muna. Hanap buhay, mga boss, ha? Hanap buhay tayo. Nasaan na yun? O, ito na. Do you marry me? Oy, bumili na kayo nito para gumanda ang kutis ninyo, ha? Yeah.
babae na pinapangarap. Parang limited edition ng hirap mahanap. Sa kagandahan mong taglay, lahat kami ay natunay. Mga matang matamlay, nagkaroon buhay. Ikaw yung tipo na babae na pangarap ng lahat. Ang makasama ka sa paraiso sa akin ay sapat. Hindi ko sasayangin kung ikay mapasakin. Na ikaw pang tumama ng loto, ganun ang feeling. Ako'y kinikilig ang pangitignan, pero di ko mapigilan pag nasa harapan. Hindi mapigil ang sarili, parang gusto kong sumabog. Palindog ng katawin, nag-uumapo, gusto kong malunod. Ano ba yan? Hirap akong ipaliwanag. Plataforma ko sa'yo, pere mang ilatag. Di mapanatag ang loob habang bumubulong. Umaasang ikaw lang sa dalangin ko'y tugon. Miss Labanos girl, pwede mong malaman kung anong pangalan, sekreto ng kagandahan mo. Di ko mapigilan na ikay aking titigan. Kutis mo at kagandahan, teka lang girl. Kaming lahat ay nabigali sa kutis po sila na lahat kami ay nagdali. Sa alindog ng katawang napakaswabe, ikaw ang halimbawa na pinapangarap na babae. Hindi mo kasalanan ang magtangi na biyaya at lubos na kagandahan. May perpekto katangian na wala ang karamihan. Tunay ka na pinagpala, buong pusong tanggapin. Yari muyak ng buhok na nag-iiwan ng marka. Sa kilos mo lang at galaw, lahat ay napapanganga. Sa hubog ng iyong katawan, hindi-hindi aayawan. Yan ang pangarap na gulmahan ng modelo palabas. Sa kulay ng iyong balat, kilagatas na lang. Inis ng iyong mukha, perfecto ka na nabuo. Wala nang hahanapin pa pagkat ikay kompleto na. Sagot ka sa dalangin ko ngayon na dininig na niya. Tila lahat ay nasa iyo, sa isip ko ay nabuo. Anong sekreto mo, bakit mahal lahat sa iyo? Labanos kung iisipin ang ganda mo na taglay. Sa kutis mo na kay puti tila wala nang papantay. Miss Labanos girl, pwede mong malaman kung anong pangalan, sekreto ng kagandahan mo. Di ko mapigilan na ikay aking titigan. Kutis mo at kagandahan, teka lang girl. Kaming lahat ay nabigali. Sa kutis po sila na lahat kami ay nagdali. Sa alindog ng katawang napakaswabe, ikaw ang halimbawa na pinapangarap na babae. Ang dami ng nagtatanong, ano bang sekreto niya? Usap-usapang pabulong. Sa kinis ng kanyang balat, halos tumitingin lahat. Pagkat taglay niyang kagandahan ay sadyang umaangat. Teka, teka, teka lang, ano bang sekreto mo? Bakit lahat ng lalaki ay lumilingon sa'yo? Imahe mo sa aming mata ay talagang kakaiba. Di ka pwedeng ihambing, oo nga kasi iba ka. Girl, sa'yo kami ay umahanga. Di matatanggi sa'yo, lubos na pagpapala. Pwede mo ba na i-share ang sekreto mo na taglay? Nang manaman din nila at nang sa'yo'y makasabay. Miss Labanos, maituturing dyan ka namin hinambing. Sa taglay mong aliwalas, mundo'y di magdidilim. Ikay pangarap ng lahat, kahit mayaman o salat. Ikay anghel sa aming isipan, alam na yan ang lahat. Miss Labanos girl, pwede mong malaman kung anong pangalan, sekreto ng kagandahan mo. Di ko mapigilan na ikay aking titigan. Kutis mo at kagandahan, teka lang girl. Kaming lahat ay nabigali. Sa kutis po sila na lahat kami ay nagdali. Sa alindog ng katawang napakaswabe, ikaw ang halimbawa na pinapangarap na babae. Sobra-sobra na, dami na nag-iba. Di na mapigil ang sarili sa nadarama. Ano bang sekreto niya? Tila naiiba. Sa kinis na kanyang balat, siya ay nag-iisa. Bakit ba dalandala? Pag dumadaan na siya, pag ikay na patingin, matik na papanganga. Ano bang sabon ang gamit niya? Glutan na kakaiba. Kasi ng produkto na hatid, tila sobrang ganda. Mistisa na babae, wala kang masasabi. Mula taas hanggang baba, perpekto ang imahe. Katawang napakaswabe, sa contest masasali. Bilang pinakamagandat makinis na babae. Oo, iba ka, ibang-iba talaga. Wala nang papantay sa aura mong tila kakaiba. Binibini, pwede ba? Sa amin ay sabihin na sekreto mo na malupit, please ihayag mo na. Miss Labanos girl, pwede mong malaman kung anong pangalan, sekreto ng kagandahan mo. Kutis mo at kagandahan, teka lang girl. Kaming lahat ay nabigari. Sa kutis po sila na lahat kami nagdali. Sa alindog ng katawang napakaswabe, ikaw ang halimbawa na pinapangarap na babae. Thank you po!